Ayan mga idol, magluluto tayo ng masarap na humpa. Walang iba, kundi ang Bisaya best recipe. Mga idol, so ang gagawin nating humpa, walang iba kundi yung ating pata. Ayan. Na talaga naman patok sa mga handaan sa buong Kabisayaan mga idol. At hindi lang sa buong Kabisayaan kundi sa buong Pilipinas, talaga namang napakasarap ng ganitong recipe. Talaga namang solid. Ayan. So mayroon tayong 1.5 na pata. Sa mga nagtatanong kung magkano ang kilo ng pata ngayon, ang bili ko po ay nasa 280 per kilo mga idol. Ayan, so una-una atin orch lang muna natin, tinanggalan natin ang mga balabalahibo syempre para maging maayos at malinis ang ating pata, tsaka naman natin chap-chapin. Ayan mga idol, habang chinachap ko, tumatalong din yung mga buti dito sa labinsa kaya hindi tayo makabanat ng pag-asinta ng ating pagtaga dahil may mga gamit po dito sa labinsa na pinagtatagaan natin na talaga namang sumasama sa pagtalon. Ayan. Pero pwede naman na ayan. Kayang-kaya man natin putulin yan. Ayan mga idol, at syempre chinachap lang natin sa malalaking piraso ang ating pata. Mas maganda medyo malalaki kasi pagka maliliit ang pangit naman nun dahil hindi na yun humba. Anang minudo yun mga idol. Ayan. So ayan mga kabarangay, nag-prepare tayo ng ating mantika. Una-una, i-sharing lang po na natin ang ating, kumbaga sa ano, i-prito lang muna natin ang ating pata, syempre, para mawala ang kanyang lasa, ang kanyang lansa. Ayan, at syempre, para masarap. Ayan, prito lang natin, napok lang natin, ano lang natin, hayaan lang natin na medyo mag-brown-brown siya. At yan, medyo okay na, ayan, para matanggalan yung kanyang amoy, ang kanyang lansa. Ayan. At syempre, para masarap ang ating humbang pata. Ayan, pagkatapos po nating prito, yung pinagprituhan natin, dito naman tayo magprito, maggisa ng ating sibuyas. Syempre, pag maraming sibuyas, mas masarap. Ayan, siguro may 2 piraso sibuyas yung sa akin, okay na. Isang buong bawang, ayan, ginisa na natin. Yung bawang natin, din na nga natin masyadong chinap-chap. Medyo okay na. Ayan, meron tayong 3 pirasong laurel na nilagay at syempre yung ating pamintang buo, pero mamaya dagdagan pa natin yan ng pamintang durog mga idol. Ayan, syempre para masarap ang ating humbang pata. Ayan, at ito nga, naglagay tayo ng 1 pirasong buong pineapple juice, 1 can na maliit. So, inuubos lang natin, kasama po yan sa ating pampalambot sa ating pata. Ayan. At syempre seasoning, ayan mga idol, mga kaparangay, naglagay tayo ng seasoning. At syempre yung brown sugar, mga 1/2 cup. At syempre yung soy sauce, ayan, nilagay na rin natin. Halo-halo na yung kanyang mga ingredients, kanyang templada. At syempre hindi mawala ang kunting suka, maglagay na rin tayo ng kunting suka. At syempre, pambalance ng ating humba, ayan. So ayan yung tubig mga idol, tatsahin lang natin yung tubig hanggang sa maluto at siya'y matuyuan. Ayan, pagkalipas nga ng halos kulang-kulang isang oras, medyo okay na, medyo malambot na ng konti. Kaya natin nilagay ang ating black beans. So hinuli ko yung black beans dahil ito naman po ay malambot na. Ang ating bulaklak ng saging nilagay na rin natin at syempre hayaan pa natin ng mga ilang minuto para lalo pa siyang lumambot. Ang ating pata humba na talaga namang ngayon pa lang napakabango na mga idol. At syempre ayan, medyo malambot na yan. So pakuluan pa natin yan, lutuin pa natin na siguro ng mga 10 minutes. Syempre pata po yan, medyo matagal po yan lumambot. Kaya dapat malambot na malambot para masarap ang ating kain. Ayan, kagaya niyan, medyo tuyong-tuyo na, natutuyuan na siya. At syempre takipan pa natin ulit. Ayan, pagkatapos niyan, ayan, luto na ang ating pata humba na talaga namang best recipe ng ating mga Kabisayaan, ating mga kababayang Bisaya sa aming lugar. Ayan mga idol, kita naman talagang malambot na ang ating pata humba na talagang patok sa mga handaan. Ayan. Ayan, at shout out sa aking mga followers. Maraming maraming salamat sa 310,000 followers. Thank you very much sa inyo mga idol, mga kaparangay. Ayan. At sa mga gusto nga palang umorder ng ating bagnit bagong nasa Shopee at Lazada po. Ayan, order na po mga idol. At siguradong mayroon na kayong ulam, mayroon na kayong sausawan ng ating appetizer. Mayroon na rin sa ating bagnit bagong na talaga namang gawa mismo ng ating kusinero ng barangay. Ayan, at maraming salamat muli sa inyong lahat.